meron na naman tayo, meron akong isang kabatiin na isa akong kaibigan ever since na nagsimula ko dito sa Hong Kong. Dumating ako sa Hong Kong. Siya ang gumabay sa akin. Siya ang nagpayo sa akin. Paano ko lumaban dito sa Hong Kong? Paano buhay na isang kunyang dito sa Hong Kong or W dito sa Hong Kong. So, pabatiin natin siya. Happy, happy birthday, ate. God bless you. And sana marami ka pang mas ma-achieve sa buhay at saka wish ko lang sa'yo sana matagpuhan mo yung laking na nagmamahal sa'yo ng tapat at makasama mo sa habang buhay at saka yun nga wala akong ibang hiniling kundi yun ikakaligaya mo sa habang buhay na mas na ilayo ka sa sakit na maging happy ka lagi yun at saka sana hindi ka magbago na gumabay sa akin na bilang ading. So, napaka-tickful ako na naging parte ka ng journey sa buhay ko dito sa Hong Kong. Tsaka maraming salamat po. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This is my YouTube channel. God bless you all. Bye-bye. Thank you, ate. I love you. Mwah! And guys, paano kami nagkakilala ni ate Evers? Since nandito ako sa Hong Kong no nasa ending 2018 or 2017 siya ang paano gumabay sa akin ng buhay dito sa Hong Kong. Siya ang nagbigay ng lakas sa akin kasi hindi easy yung pinagdaanan ko sa una kong amo. So siya ang unang nagpayo sa akin, siya ang nagpakatatag sa akin kung paano ako lumaban dito yung pagsubok ko dito sa Hong Kong. So, hanggang ngayon, nandyan pa rin siya na gumagabay sa akin sa tagal ko dito. Sa Hong Kong, lalo noong bago lang ako dito, iba-iba pa yung layout ko. Pero pag nag-chat ako sa kanya na magdi-de-off ako ate, wala akong kasama, sabi niya sa akin, sige, punta ka dito sa bahay, punta ka doon, pupuntahan kita, sa park na yun, samahan kita. Ganun siya ka-supportive sa akin noon. Na parang niya akong tinuring kapatid na parang ang tagal namin magkakilala. So, napaka-swerte ko na naging, nakilala ko siya, na gumabay sa akin na, so, na di ko alam, basta di ko ma-explain kung paano. Kaano siya ka-supportive sa akin, kaano niya ako kamahal ng pag-aalaga niya sa akin. Pag may kailangan ako, sabi ko, pag nilukot, ay ate, wala akong, gusto kong kumain ng ganito, sabi niya na sa akin. Eh, sige, tara na. Sabi niya ng ganun sa akin. Wala siyang alibay. Kaya, supportive po lang. Kahit nandun ako sa bahay, chinachat niya ako. Doon ako sa amo ko, chinachat niya ako na sabi niya, kumusta ka na din? Ganun, siya araw-araw niya akong kinukumusta sa amo ko noon. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob. Kaya mo yan, di ba? Nandito ka para may pangarap ka sa buhay, nandito ka na. Abutin mo na yung pangarap mo. Kaysa sa Pilipinas, may man ka man trabaho pero hindi mo agad ma-achieve yung gusto mo. So, super thankful ako na lagi niya akong ginagabayan, pinapayuhan. Kaya, super thankful talaga ako na wala akong masabi na naging parte ng buhay ko dito sa Hong Kong, naging kaagapay ko sa dito sa Hong Kong na siya ang nagpapalakas sa akin. Kaya, tunghayan niyo yung video na, yung mga picture namin. Naghalungkat lang ako. Paano ko yung mga nagsimula kami hanggang dulo. Pero hindi ko naanahan yung mga iba na kasi syempre naman pag lagi kami magkasama may selfie yan. Magkarugtong kami ng buhay namin sa selfie. So, panoorin niyo yung mga video namin, yung picture namin. Mapa beach man, hiking, or kung saan kami makakita ng mga views po. Naalala ko pa that time, I think, birthday ko. Malapit na ako sa birthday at ako noon. Pumunta kami sa Ocean Park. Ayun, gumala kami. Sinabayan niya ako.
Tsaka, basta yun na yun. Panoorin niya yung mga picture na. So, bye-bye!